Ladies and gentlemen, the honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As elected Vice Mayor, everybody will please rise. Please rise. As elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 35th regular session for 2018 is now called to order. Roll call, Ms. Secretary. Honorable Camille Angelin M. Lopez, Honorable Mark Aris P. Luanci, Honorable Gwendolyn Kuwong, Honorable Joel D. Pua, Honorable Ralph Peter S. Sumali, Honorable Oscar M. Gossos II, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Avior A. Rocafort, Honorable Aris Emmanuel D. Mendoza, Honorable Nonato R. Monfero, Honorable Emmanuel A. De Castro, Honorable Marlon M. Luanci, Honorable John Paulo M. Macala, and Honorable Presiding Officer Vice Mayor Eric B. Africa. Do we have a quorum? Yes, there is a quorum. May we request the Honorable Nonato R. Monfero for our invocation. Tayo po ay sandaling manahimik at ilagay natin ang ating presensya sa banal na Panginoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Almighty and ever-loving God, we praise you for your love and goodness to your people. We humbly ask for your mercy, compassion, and guidance towards our daily activities. Bless our beloved public servants, especially my colleagues, and those who are present here in this session hall. We pray that you will provide us wisdom in all the works that we have to do, comprehend and needs the needs of the people. Listen, O Lord, to our cry for help and guidance, for it comes from an honest heart. Help us to love our neighbors more than we love ourselves, respecting differences and embracing our commonalities to find common grounds. Use our hand to extend help to those who are in need for it. Guide our hearts to an everlasting peace, to be instrument of justice and stewards of your word. In Jesus' name we pray, Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. May we likewise request the Honorable Monfero to lead the singing of our national anthem. Ilagay po natin ang ating kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ang pambansang awit ng Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Privilege. Reading of the minutes. Privilege. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, Honorable Members of this August Body, magandang umaga po sa inyong lahat. The first privilege I would like to take, Mr. Chair, is first, I have here a resolution number 47-2018 from Barangay Lumbang. Resolution requesting for an L-type dump truck to be used in their village. And I think
ito po ay pwede nating pag-aralan ng maisama sa annual budget of 2019. At hindi lang po Barangay Lumbang ang ating mabigyan, ganun din mapag-aralan po nating mabigyan ang 72 barangays ng lungsod ng Lipat maging priority project ng ating pamahalaan para masolusyunan ang problema natin sa basura. Mr. Chair, I move that this matter be referred to the Committee on Appro and Environment. Refer to the Committee on Appropriations and Environment. Second, Mr. Chair, alam naman po nating lahat na kasalukuyang ongoing ang construction ng Torre de Lorenzo, Mr. Chairman. And Mr. Chair, as of the moment, ay patuloy pa rin po nating hinahanap kung ito pong Torre de Lorenzo ay kumuha sa Sangunian ng special use permit and at the same time ay humingi ng exemption sa kanila pong height limit. Dahil alam po natin na under our current comprehensive land use plan ay may height limit ang lahat ng establishment na itinatayo rito. And Torre de Lorenzo is had reached, based on their plan, the height limit that was mentioned in our comprehensive land use plan. And also, Mr. Chair, the reason why we are asking for an SUP is because based on the plan, hindi lang po ito, ito po ay condotel, meaning condominium po ang itatayo nila rito, hindi po ito ordinaryong mga bahay lamang. Dahil ang contractor po ng Torre de Lorenzo, isa rin pong contractor ng Torre Lorenzo dito po sa May Taft, Manila, na expertise po ng pagtatayo nila ay mga condotel, Mr. Chair. So, I hope that this matter be referred to the Committee on Land Use and at the same time, Mr. Chairman, Committee on Good Government to investigate why Torre Lorenzo is operating without an SUP secured by the SP, Mr. Chairman. Maraming pong salamat. Refer to the Committee on Land Use and Good Government. Privilege, the Honorable Katipon is recognized. So, gusto ko sana kunin yung expert dito ng sa DILG, sa local government. Kasi bukas, meron ho tayong isang, hindi isang simpleng affair na yun hong heart ng relic na Santo Pio ay darating ho dito bukas sa ganap hong ika-apat ng hapon. Ako ho ay isa sa delegato sa entourage na kasama sa Italy nung 2 weeks ago na kumuha ho niyan doon sa Rotondo, Italy. Pagdating ho namin dito sa Padre Pio Shrine, sa Santo Tomas, ay very kwan ho yung strict yung pagkaka... Very organized yung kanilang ginawang preparasyon para sa pag-welcome na relic. Pero yung kanilang preparasyon ay sinambulat lamang ng mga taong mamamayan na parang nagkaroon ng kaunting na disorganized, nagkagulo na kaunti. So, ang inaalaala ko dito sa atin sa Lusod ng Lipa ay aware ang mga tao na darating bukas at sa katunayan, ang schedule bukas niyan ay ako mismo susundo niyan sa Fernando Air Base sa isang private plane. Sasakay ko doon sa aking sasakyan na isang simpleng sasakyan papunta sa Kapuchin. Doon sa Kapuchin, isang private gathering with the pare at saka madre with Santo Pio Relic of Heart. Ang hinihiligay ng mga tao sa atin sa Sangunian Panlungsod, baka pwede nating i-holiday, a local holiday bukas para yung mga tao magkaroon ng chance ang makapunta dito sa atin sa katedral ng mas maaga kasi nga nagsisiksikan yan. So baka naman makakahingi ako sa inyo ng tulong. Paano natin mapagkaisahan na bukas ay i-declare natin local holiday na sa katunayan ay kailangan pa natin ng Office of the President para dito sa deklarasyon nito. So baka naman matulungan ako ng ating mga kasama konsehal na kung paano gagawin natin sa bagay nito. Refer to the Committee on Laws, Rules, and Privileges.
Pwede siguro tingnan ho natin kung paano or ka dahil na committee on external affairs para po sa ang aper ho bukas na palaki yung aperya sa Lipa. The Honorable Manfero is recognized. Thank you, Mr. Chair. In relation po doon sa sinabi ng ating kagalang-galang konsyal ni Lucatipon, ayon po sa pinag-usapan kahapon, at ito naman ako yung nandong kahapon sa ating flag ceremony, before flag ceremony, sabi po ng ating mayor ay dineclare niya na half day, holiday, at sa umaga ay papasok, tapos nga po sa pahapon, after lunch wala ng pasok. Ngayon po, before ho magsalita si mayor ng ganon, napag-usapan din ho namin ni Atty. Latido yung regarding nga pa sa which is dapat ay bukas ay wala ng pasok dahil nga po sa celebration ng ating lyrics ng ating Santo Pio, Padre Pio. Ang naging problema po doon, noon akin nung itanong, ay wala daw pong request ang atin pong arsobispo. Dapat daw po sana ay nakapag-request ang ating arsobispo sa ating nung pamahalaan na maging holiday yung bukas, October 17. Which is, ito nga ho ay parang sa akin nung tingin, correct me if I'm wrong, na yun ho ang tamang sistema. Magre-request yung ating katedral na magkaroon ng maging holiday yung October 17. Pero bagamat ganun po, ay ang nangyari nga po kahapon, ay dineclare na ni Mayor na half day po ang October 17. Yun po. Baka naman ho po, Mr. Chairman, baka ho po pwedeng ito magaling na abogado si Attorney Owing ngayon. Hindi kaya tayo pwedeng magawa na isang resolution authorizing the city mayor to suspend the office. Declare at exactly 9 o'clock in the morning after the hindi pwede yung half day dahil yung half day baka hindi maalma ng ibang opisina o hindi maalma ng community like mga bangko, mga kwan ay hindi tayo po pwede sa ganaw. Mr. Chair, ikukorek ko lang po yung aking sinabi. Ang holiday lang po yung City Hall, ha? Hindi ho sinabi na buhol Lipa. Yun lang ho mga empleyado rito. Yun lang mo ang binigyan na pagkakataong maging holiday. The Honorable Silva is recognized. Totoo ho na Mayor lamang, Mr. Chairman, good morning. Ang may karapatan ho na magdeklara at kung special holiday o holiday, kinakailangan pahin natin ang isang resolution na manggagaling ho sa Malacanang. Pero sa akin nung kita, Mr. Chairman, may problema ho tayo if the mayor will declare that tomorrow will be a holiday, last day ho ng piling of certificate of candidacy, Mr. Chairman. Paano yung iba hong mga kandidato na dapat ho ay mabigyan sila ng pagkakataon na makapaghayin ng kanilang certificate of candidacy? Yun ho ay magkakaroon ho ng effect para ho sa mga politiko at sa mga gusto hong maglingkod sa ating bayan. Siguro, Mr. Chairman, by means of a resolution, siguro, pwede ho natin na ideklara ang mga eskwelahan siguro. Tama ho si Consul Katipon, we make a resolution requesting the city mayor or to declare holiday sa mga estudyante lamang po siguro. Nagdeklara na ho DepEd, na walang pasok bukas. So, sa akin ang tingin, magkakaroon ho ng conflict kung tayo magdeklara na dahil nga ho, last day of filing ho bukas. Oo. Do you comment? Sige, the Honorable De Castro is recognized. Pwede po sa akin talaga deklara with the exception of the COMELEC. Apa. Pwede pong i-deklara, exception lang, COMELEC. Ah, ganun na. Oo, deklarang walang pasok. Sige ho, ating sponsor ang dalawa. Sige. Resolution. Sige po. So, hindi po tayo pwedeng mag-declare ng holiday ang buong Lipa. Sa buong Lipa, hindi po. Kailangan po yan ng blessing or approval ng presidente po ng Pilipinas. Pero pwede natin i-declare ang ating pong City Hall na wala pong pasok bukas. Except COMELEC. Hindi, ang government po naman ni national government, national hindi government. Po natin cover. Local government offices lang po. I-declare na po natin walang pasok bukas. Okay. Para naman ho, makapagbigay, makapunta ho sila, or makaiwas na sa traffic, huwag tayo makadagdag sa traffic, padalaway,
punta rin sa San Sebastian Cathedral para po sa relics po ng ating Padre Pio. So, papasok po kami na resolution. Sige po, sponsor po resolution. Wala na akong pasok bukas ang mga empleyado ng City Hall. Resolution requesting the mayor to declare holiday all the local government employees in the city of Lipa. Any second to the declaring declaring ano? Holiday. Bukas diba? Po, hindi po half day. Ang reason yung yung pagbigyan ng opportunity na makapunta doon ng mga tao sa at saka sa traffic din po ng mga dadayo ho dito. Any jointly move? Any second? Yun na si Attorney Oweng Merlo and Nilo, jointly move and unanimously seconded by the members present. Any objection? The chair is none. The motion is approved. So bukas po, walang pasok. Kung papayag si Mayor, ang buong City Hall. Privilege, the Honorable Wong is recognized. Mr. Chair, at sa aking mga kasama, in addition to tomorrow's activities, may lumabas sa Facebook that the three malls are being requested. I don't know who actually posted it. Basta ang sabi, the three malls are going to be the parking lots for the people who are coming here tomorrow. So requested yung mga devotees to park their cars sa tatlong mall, Fiesta, Robinson, and SM, and to walk to San Sebastian Cathedral, which I think makes very much sense. But I think we should also make a resolution for this kasi hindi natin alam if the malls are going to charge parking or not. So, if the people are being requested to park at the three malls, then we might as well author a resolution requesting that for tomorrow, the parking from the three malls will be free for the devotees para hindi rin maging magulo. At i-clear natin sa mga tao if that parking fee is going to be free or if it's gonna be paid. So yun po lang, Mr. Chair. Sige po, so urgency na. Sige. Dire-diretso na. Exemption from the D3. Mr. Chair, I'd like to request for an exemption and an urgency for a resolution declaring that parking at the three malls at in Lipa City be free for tomorrow and actually up to the 17 and 18 to accommodate the devotees coming in from different parts of Metro Manila or different parts of the city. We'd also like to request for an exemption from the signature process so that we can facilitate the communication of this particular resolution. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Will the session resume? Privilege, the Honorable Silva is recognized. Good morning, Mr. Chairman. Salamat nga pala ho kay Kisal Junjun at kay Kisal Nilo. Kasama ko ho kanina sa pagpapail ho ng Sergio Philip Candidacy. Palagay ko ho, mababawasan si Kisal Makmak. At palagay ko ho, ang pamilya ho ni Kisal Nilo at Kisal Junjun and the rest of the members of the council except Makmak ay palagay kay Kisal Merlo para Vice Mayor. Except King. Pero baka si King ho, samahan na rin si Merlo. Of the record. Sister Lazer, para masaya, dahil ito naman politika, isang araw lang ito, hindi naman tayo maglalaban-laban at ang atin ng mga kababayan, ang tunay na pipili ho niyan. Ang matitira ho dito, ay yun hong napapanahon. Si Merlo Silva po, hindi luma, hindi bago, napapanahon. Ito po may privilege speech o campaign po, speech? Introduction po. Introduction. Introduction. Basta sa atin ng mga politiko, basta sabay-sabay lang tayo. Good morning, Mr. Chairman.
And saka isa pa ho, gusto ko rin hong batiin ang lahat to ng membro ng Sangunian sa pumuno ho ni Vice Mayor sa kanila hong pagpapile ng certificate of candidacy kahapon. Ako ay natutuwa at may mga magagaling na hong lalaki ang Lungsod na Lipa na talaga hong unang araw pa yata lang ho ng piling, ipinakita na na sila talagang gusto maglingkod sa Lungsod na Lipa except Makmak. Off the record. Off the record po yung huli. Yung naibibiro lang ho. Pinasasaya ko lang si Kusel Makmak para ho ganahan siya sa pangampanya. Mr. Chairman, alam mo natin na isa ho sa katungkulan na ng atin ng local Sangunian ay at ang iniisip ay ang general repair ng atin ng kababayan. Mr. Chairman, alam mo natin na masidhi po ang laban ng pamahalaan sa pamuno ho ng Pangulong Duterte sa mga pinagbabawal ho na droga. Mr. Chairman, sa atin ho dito sa Lungsod na Lipa, nakakapag-alala dahil ho, out of 72 barangays, iisa pa lamang ho ang na-declare na drug-free barangay. Siguro ho ay kailangan na ho ang tulong, inisyatibo ng pamahalaan, lalo na ng local government of Lipa, para ho masugpo natin ang mga illegal drugs na ito. At ang nakakatakot, Mr. Chairman, habang patuloy na tayo ay patuloy kong kumikilos ang mga pusher, user, ay lalo kong lubahong magdudulot ho ito ng pag-aalala sa ating mga magulang at pagdadala sa ating mga kabataan sa tiyak na kapahamakan. Alam na ho nating lahat na wala hong kinabukasan sa droga. Kaya ho naisip ho na inyong balingkod na baka po pwede ho or gawin ho natin, ako himidrap ordinance na bigyan ho natin ng reward ang lahat ng barangay sa Lungsod na Lipa na may ideklara na drug-free barangay. Na ang kita ko ang pwede magdeklara ay ang atin hong local peace and order, ang community affairs office, at mga ahensya na kung saan ho ay na sila ho may kinalaman sa pagsugpuho ng illegal na droga. Ang naisip ho na inyong balingkod ay magkaroon ho ng 100,000 na 100,000 na pabuya sa lahat ho ng barangay sa Lungsod na Lipa na may i-consider or may i-declare na drug-free barangay. So, upang sa ganun, Mr. Chairman, bawat isa sa barangay ay magkaroon ho ng inisyatibo upang masugpuho natin ang illegal na drogang ito. Upang kumilos din ho ang mga barangay official na sa ganun ho ay pag kumilos ang barangay official at maging drug-free site ang isang barangay, tayo ay nakakatiyak na tayo ho ay makakatulog ho ng mahimbing. Sabi nga ho ni Consial Marlon Luansing, sa kanyang pamumuno, tutulog ka ng mahimbing. Baka di ka na magising. After record. Sa tunay ho, maganda ho yung slogan ni Consial Marlon. Sa kanyang barangay, sa paglaban niya sa droga, ikaw ay siguradong makakatulog ng mahimbing. Dahil Mr. Chairman, sa tunay ho, kung tayo ho ay may pusher, may user sa barangay, sa palagay ko ito'y magdudulot sa atin ng hindi ho kapanatagan ng kalooban, pag-alala, hindi lamang para sa sarili, kundi sa ating mga anak. Kaya ho siguro, Mr. Chairman, ang Lungsod na Lipa ay patuloy na pag-unlad at ako ho'y naniniwala na ang mamamayan ang siyang tunay na yaman ng bawat bayan. At ang ating mga kabataan ang siyang tunay na kailangan ng bayan sa darating ng henerasyon. Sa ngayon pa po, pag-ingatan natin, alagaan natin, mahalin natin ang ating mga kabataan sa Lungsod na Lipa. Kaya Mr. Chairman, I will give the draft ordinance na nagwaho natin at ito ibibigay ko sa chairman ng committee kung saan ito ay ma-i-repair. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat din po, Consial Silva. The Honorable Monfero is recognized. Mr. Chair, in relation po sa sinabi ng ating kagalang-galang na magiging vice mayor, tama ba? Ang akin hong alam, ang chairman po ng Committee on Drugs ay si Consial Nilo Katipon. Consial Nilo, tama?
So, bakit hindi ho natin itanong? Baka naman po may alam ang ating kagalang-galang Konsul Nilo Katipon regarding po sa sinasabi ng ating Konsul Merlo regarding po doon sa mga barangay na drug-free na. Malungkot man ang sabihin na wala pang drug-free barangay sa Lipa. Ang hindi ho po pwede sabihin RBC drug-free barangay. Wala ho kasing sa record ho ng rampant ho talaga ang drug sa buong Pilipinas. Kahit ho yung loob ng Fernando Air Base, ako ho'y nakakasigurado na merong minagamit pa rin ho dyan. Ibig sabihin pag minagamit, hindi pa rin ho free. Pag dineclare ho kasi dating free yan, talagang dapat ho may evaluation ng PDEA, ang barangay official. So medyo ako ho'y duda. Nasa Lipa ay mga barangay ay drug-free na. So, lalo ho ngayong panahong ito na patuloy pa rin ho ang pagpupunyagin na ating mga pulis na makahuli, ay kung mahuli man ho at nailista, ay babalik at babalik pa rin ho yan doon sa kwad. At dapat ho diyan ay may programang rehabilitation at doon ho sa barangay Dagatan ay napakagandang isang rehabilitation center. Yun nga, siya sabi ko, ay dito sa bahay ni Kuya, ako may mga hawak pa konti ebidensya. Ako lang napipigil-pigil ni Kuya Labior. Ay pag ito hindi ako napigil, ito yung sasabog dito na napakalaki sabog. Ako yung ebidensya, video, dokumento, lahat. Hindi ho drug-free ang Lipa. Ang Lipa ho'y rampan pa rin ang drugs dito sa kabila ng pagpupunyagay ng pulis na makahulit, makuwad sapagkat hindi ho natin malaman talaga ang dahilan kung bakit patuloy pa rin ang ating bayan na nabibiktima pa rin ng mga masasamang bisyo ito ang ating mga kababayan. Honorable Silva is recognized. Kaya nga siguro, Mr. Chairman, timing ho na ang Sangunian Panlungsod sa pamamagitan ng Sangunian Panlungsod, tayo ay mag-reward sa lahat ng barangay na magiging drug-free barangay. Upang sa ganun, makamito natin ang ating pangarap na ang lungsod na Lipa ay maging drug-free city. Na sa ganun hoy, maipagmalaki natin na tayo dito sa lungsod na Lipa, sa pamagitan noon ng Sangunian Panlungsod, na lungsod na Lipa, ay ang lungsod na Lipa ay naging drug-free barangay. Ay, hindi nga ho magiging drug-free. Dito ho ay ang Vice Mayor pa ang nagbibigay ng gasolina sa pulis para humayod ang pulis. Vice Mayor ho, nagpapa-repair ng sasakyan, dapat ho yung chief executive na. Ang pulis ho natin ay kulang ho sa logistic na ipinibigay ng local government. Mr. Chairman, Honorable De Castro is recognized. Itong problema sa drug ay napakatagal na. Simula nang mausoy ang morpinang iyan ay talagang ang ating bansa ay nagiging talamak ang paggamit ng droga. Ang akin pong ipapayo, ang solicited advice, ay alamin natin bakit hindi maging drug-free ang siyudad ng Lipa. Yun lamang ang root cause at ang Lipa ay hindi maging drug-free. Sasabihin ni kulang sasakyan, may hindi lang sasakyan ang kulang. Yan ay political will na nagpapatakbo. Hindi mo dapat katakutan, huwag mong kahiyaan, kumpare. Pag nahuli, huwag lalakarin doon sa kulungan. Bayaan na makulong. Hindi mo nangahulugan pag kinulong, ikaw eh, sintensyado ka na, ikaw eh, masintensya ka ng drug user. Ay di dalhin sa rehabilitation. Dalhin sa rehabilitation. May protector ka sa tingin niyo? Hindi. Nare-recycle ang drugs eh. Nare-recycle. Nalalaglag? Nare-recycle ang drugs. Kaya alamin natin ang root cause, ang dahilan, bakit hindi makaiwas at maging drug-free ang ating syudad. Yun lamang po masasabi ko. Mr. Chairman. Kahit talumpate ng talumpate, kung ano-ano, kung gagawa po ng ganito, walang mangyayari dyan. Thank you, Mr. Chairman, sa advice ko na kagalang-galang. Mr. Chairman, Vice Mayor, thank you po. Mula ho sa isang wise man's advice, ay tama ho siguro, kaya lang dapat ho, may gawin tayo. Kaya nga ho, ako'y pinapanukala ko ho,
yung ordinansang iyan, sa ganun ho ay baka dumating yung pagkakataon na yun yung sinasabi ho ni Al Capone na kahit daw ho ang buong Amerika ay gastusin ang kanilang budget for the whole year, hindi ho kayang sawatain ang illegal drugs sa Amerika. Ito'y nakakatakot, ang lungsod ng Lipa ho'y napakaliit lamang na bayan kumpara sa Amerika. Kaya sa akin nung tingin, kung tayo ho'y hindi kikilos, ay baka ho yung sinasabi ni Consejal Katipon na hindi na magiging drug-free city ang lungsod ng Lipa ay mangyayari, ay nakakatakot po. Kaya ho, ngayon pa, kumilos na ho tayo, nasa ganun eh, yung agam-agam ng bawat isa sa atin at yung kinatatakutan ni Consejal Nilo na hindi magiging drug-free city ang lungsod ng Lipa ay hindi mangyari. At sa pagkakataong ito, siguro tayo sa sanggunang ito, tayo ang binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na tayo ang siyang mga taong kumilos para ang lungsod ng Lipa ay maging drug-free city. Mr. Chair, the Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, I would like to make a manifestation that all the members of the Sangguniang Panglungsod, even this administration, supports the fight against drugs. But we need also to be careful, Mr. Chairman, on how we combat drugs in the city of Lipa, not taking into consideration the rights of the people not to be violated in our fight against drugs. Alam po ninyo, katulad po ng paulit-ulit nating pinapaalala sa ating mga otoridad at sa ating kapulisan, na ang pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot ay dapat i-categorize po nila. Drug lords, drug pushers, and drug users. We condemn drugs in the city of Lipa to its largest, sa pinakababigat na pamamaraan, but we also would like to rehabilitate and to support drug users in the city of Lipa. At sana po ay maging maingat tayo sa ordinansang gusto ninyo na hindi ito magamit para maabuso ang karapatan ng mga tao sa lungsod ng Lipa. Katulad po ng aking pinaglalaban sa bahay ni Kuya, kaya siya ay dinagdagan natin ng pondo. Ito pong mga nakapasyente rito ay mga biktima at mga tao rin naman na kailangan po nating tulungan na ituwid ang daan. Na sana sa ang akin lang pong inaalala sa pagbibigay ng award. Reward. Ay baka po sa halip na maging positibo ay just for the sake of declaring their barangay drug-free, ay ma-violate ang karapatang pantao ng mga tao rito, Mr. Chair. Ito naman po yung may reward o wala, ay ginagawa ng ating mga barangay officials ang abot ng kanilang makakaya para po masugpo ang ipinagbabawal na gamot sa kanilang, pinagbabawal na gamot sa kanilang barangay. But might as well, Mr. Chair, total ito po yung i-refer sa committee but mapag-aralan, ay doon po natin talakayin ng husay ang mga implementing rules and regulations dito po sa ordinansa ni Consejal Melo. So gusto ko lang pong marinig sa record ang aking manifestation ng sa ganun, makasama ito sa committee hearing, umattend man ako hindi, na magkaroon tayo ng implementing guidelines dito po sa ordinansa ni Consejal Melo. Maraming pong salamat. Thank you, Mr. Consejal. Ano po? So, wala na po. We'll proceed po sa minutes of the reading of the previous session and approval of the same. The Honorable De Castro is recognized. Refer to the Committee on Drug Abuse.